pagi sa paghunir sa banwa, tanang puwersa agaburnyugan, ABS-CBN Palawan, sa serbisyo iang mga Pilipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, locally stranded individual na umuwi sa Puerto Princesa noong Hunyo a 5, positibo sa COVID-19. Isa pang umuwing Palawenyo, positibo sa rapid diagnostic test. Pawikang Pinana sa Leeg, natagpo ang patay sa Nagtabon Beach. Iligal na pagsira ng kagubatan, talamak simula ng ipatupad ang community quarantine ayon sa DNR Mimaropa. Mobile collection ng paleko sisimulan sa Lunes sa ilang mga barangay. At a community kitchen ng Puerto Princesa City Government nag-iikot na sa iba't ibang barangay. Mula sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Bayad nga po ang Palawan, isa na naman pong umuwing Palawenyo sa Puerto Princesa ang nagpositibo sa COVID-19. Siniguro naman ng Interagency Task Force na walang dapat ikabahala dahil kontrolado naman ang sitwasyon. Nagpapatrol, Rex Ruta. Lumabas na ang resulta ng swab sample ng 23 umuwing Palawenyo na inoobserbahan sa Puerto Princesa. Inanunsyo kagabi ng City Interagency Task Force na isang lalaking locally stranded individual o LSI ang nagpositibo sa RT-PCR o Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test. Ibig sabihin, dalawa na ang Coronavirus Disease 2019 positive sa lungsod mula sa mga umuwing stranded galing sa ibang lugar. Patuloy rin na inoobserbahan ang kalusugan ng LSI na kasalukuyang nasa PUI Center. Positive po siya sa RT-PCR test na ginawa po sa Ospital ng Palawan na ginamitan natin ang gene expert testing for COVID. At sabi nga natin itong humigit kumulang na 100 nakasama niya sa barko ay nandoon naman sa ibang facility po at ngayon ay ating minomonitor po at dumadaan po sa 2 linggong quarantine monitoring po. Hunyo a 5 dumating ang nagpositibong LSI kasabay ng 84 pang LSI, 11 returning overseas Filipino ROF at 9 na authorized person outside of residence o APOR. Sakay sila ng MV St. Leo the Great na agad namang sinundo ng mga inilaang sasakyan. Sa pagpositibo ng isang Palawenyo, siniguro pa rin ng CTIATF na walang dapat ikabahala dahil agad naman daw itong na-isolate at nasa pangangalaga na ng mga doktor. At wala naman dapat ipanghamba yung ating mga publiko, lalo na't kung may maririnig na naman sila na, oh, naku, pangalawa na yan, lalockdown na or what. Ito ho, maaari pa ho itong madagdagan, no? Dahil kung patuloy yung may dumarating dito sa atin na ika nga ay galing sa mga areas na kung saan mayroong mga exposures, maaari pa nga ho itong madagdagan. Pero ang kagandahan po nito, laging nandyan yung ating mga frontliners na siyang sumasala sa mga ito, no? Inaasahan din na maaring tumaas pa ang kaso ng mga nagpo-positibo sa pag-uwi ng mga stranded. Pero sinisigurong bago makasakay ng eroplano o barko ang mga ito, ay dumadaan sila sa tamang safety protocol at dokumentado. Rex Ruta, ABS-CBN News. May panibagong grupo ng mga Palawenyo ang umuwi kahapon. Dumaan sila sa rapid testing at isa sa kanila ang nagpositibo. Nagpapatrol, Rex Ruta. Lula ng lumapag na military aircraft kahapon ng madaling araw ang 19 na Palawenyong na stranded sa Maynila. 7 mga taga-munisipyo at 12 ang mula sa Puerto Princesa. Matapos na masundo ay agad na dumaan sa physical test at rapid diagnostic test o RDT ang mga ito.
At sa resulta, isang tagalungsod ang positibo sa RDT na nakaschedule din na makuna ng swab sample ngayong araw. So, agad naman siya kagad na na-isolate naman siya kagad. Ano? At nandun na sa ating PUI facility at schedule for swab test. At inaantay yung iba naman ay nakasabay niya ay naka-quarantine naman. Ano? Kasalukuyan din itong naka-isolate sa quarantine facility kasama ang mga nakasabay nito sa eroplano. Samantala, dumating din kahapon ang 17 LSI sakay ng barko at 8 LSI rin na nakasabay sa sweeper flight. Negatibo naman ang mga ito sa rapid test pero kailangan pa rin dumaan sa 14-day mandatory quarantine sa pasilidad na inilaan ng city government. Tinitingnan natin yung kanilang mga dokumento at sinusundo natin with the proper coordination. Ganito kahalaga yung proper coordination. Ano? Yun nga lang, huwag lang sana na may mga uuwi na hindi dumadaan sa atin, no? Pero ito, ganito kahalaga yon dahil parang sinasala natin lahat ng dumarating dito sa atin sa lungsod. Nilinaw rin na walang binabayaran ng mga umuwing ROF, LSI o APOR sa ginagawang test, pagkain at tinutuluyang hotel. Lahat ng ito ay pinaglaanan umano ng pondo. Gagastos lamang daw ang mga ito kung pipiliin na magkaroon ng sariling kwarto sa hotel. Nakailang establishment na ng pinaglalagyan, ano? So, meron pa naman. Sasabi lang naman, kumbaga, bubusin na lang naman siya. Oops, teka, wala na tayong paglalagyan. Stop muna, no? So, yun ang importante. 46 na LSI rin ang dumating kahapon mula sa probinsya ng Iloilo, sakay ng MV Milagrosa. Agad din silang dinala sa quarantine facility para isailalim sa rapid diagnostic test bago nakauwi sa kanya-kanyang munisipyo na sinundo ng sasakyan ng LGU. Kinakailangan din na dumaan sa 14-day mandatory quarantine ng mga LSI bago mapayagang makauwi sa kanilang pamilya. Kung may sarili po tayo nagpa-positive, huwag po tayo malarma. Pag nag-positive po, may protocol yan. Pag nag-positive, isusaktis yan. Pag negative, walang problema. Okay na yan. Pag nag-positive, ibig sabihin na meron sa virus infection, ay gagamutin yan. Hindi ilalabas yan, gagamutin yan, hanggang hindi gumaling. Muli pa rin paalala ng mga otoridad sa mga Palawenyo na panatilihin ang pag-obserba ng social distancing at pagsusuot ng face mask, maging malinis sa sarili at sa kapaligiran para malayo sa anumang sakit o pagkahawa sa virus. Rex Ruta, ABS-CBN News. Nilinaw po ng Interagency Task Force na walang katotohanan na may tumakas sa PUI Center. Sa halip ay mayroong returning overseas Filipino na nagkaroon ng sintomas habang sumasailalim sa 14-day home quarantine. Nagpapatrol, Rex Ruta. Nakauwi ang unang bus ng returning overseas Filipino sa Puerto Princesa at ibang munisipyo sa Palawan noong Mayo 28. Sumailalim sila sa rapid diagnostic test bagaman meron ng dokumentong nagpapakita na sila ay negatibo sa COVID-19 at dumaan na rin sa 14-day self-quarantine sa Maynila. 29 umano ng Mayo nang pinauwi sila sa kanilang mga bahay para doon na sumailalim sa home quarantine. Pero isa sa mga ROF sa barangay Mangingisda ang muling ibinalik noong Lunes sa PUI Center dahil napag-alaman na nagkaroon ito ng ubo. Sa pakikipag-ugnay ng news team sa ROF, ikinalungkot nito ang tila hindi na magandang pagtrato sa kanya at sa kanyang pamilya ng mga kabarangay nang kunin siya ng ambulansya. Kaninang umaga lamang daw siya kinuna ng swab sample pero nakarang araw pa usap-usapan na siya raw ay COVID positive. It's really alarming. Alam mo yun yung naging problema ng nanay ko. Kasi sabi niya, naggaling daw sa barangay mismo na yung balita na meron nag-positive na daw ako sa COVID-19, which is, wala pa na diagnostic swab test. Kanina lang, sila may agad, conclusion. Sa kanina, positive. Ganon. Tapos yung pamilya ko, syempre, nai-stress sila. Alam din naman umano ng OFW ang pangamba ng ibang tao sa kanilang pag-uwi. Pero sinusunod umano nila ang safety at health protocols na ipinatutupad sa lungsod. Katunayan, sa sitwasyon ngayon ay nakakaramdam na rin siya ng pagka-depress dahil sa haba ng ginugugol na araw para mag-quarantine. Actually, hindi ko alam kung anong plano nila. Gusto ko din malaman kasi gusto ko na lumayas dito sa Skylight. Parang awa na nila, putang-kota na ako. Ilang buwan na ako naka-quarantine. Pero ang pagkakaalam ko, 14 days dito, tapos 14 days ulit home quarantine. Kasi nagaling na daw ako dito. PUI, quarantine area.
Nilinaw rin ng City Interagency Task Force na hindi tumakas ang OFW sa quarantine facility. Kasama umano ito sa batch ng mga OFW na negatibo ang rapid test kaya pinauwi. Para lamang daw makasiguro kaya siya kailangan muling sumailalim sa RT-PCR test at panibagong quarantine days. Kasama ang ilan pang OFW na nakitaan din ng sintomas sa kanilang ginagawang monitoring. Unang-una, walang tatakas. Ano? Paano siya makakatakas once na pagdating pa lang, ina-hold na kagad sila. Kung may problema, inano kagad sila, in-isolate kagad sila. So, nakita nyo naman yung ating PUI facilities. No? Mm-hmm. Meron pang CCTV, may security. Mm-hmm. So, walang rason para makatakas sila. No? At unang-una, ini-explain na rin naman kagad yan bago sila dumating dito kung ano yung mangyayari sa kanila. At pangalawa, pwedeng kasuhan yung gagawa ng ganun. No? Siniguro rin ng IATF na walang pwedeng tumakas sa kanilang mainilaang pasilidad sa higpit ng mga bantay at nakapaligid na CCTV. Hiling lang sa mga mamamayan na huwag gawing komplikado ang mga nasasagap na impormasyon, lalo na kung magdudulot lamang ng panik at kalituhan sa ibang mamamayan. Rex Ruta, ABS-CBN News. Iniimbestigahan po ngayon ng Palawan Council for Sustainable Development ang pagpana at pagpatay sa isang pawikan na natagpuan noong Linggo sa Nagtabon Beach. Nagpapatrol, Diana La. Ipinost sa Facebook ng concerned citizen na si Alfie Cornell ang nadiskubring pinana na pawikan noong Linggo. Patay na ng maabutan ng mga residente ang naturang pawikan at nagsisimula na umuno itong mangamoy. Nakarating ang naturang post sa Palawan Council for Sustainable Development at nagsagawa sila ng imbestigasyon. It was posted on June 7, 2020 and we arrived by Monday and conducted an investigation. And we were told that this was, it was 2 to 3 days dead na. And nakita siya ni Ginoong Richard Bermudez, yung fisherman, siya naglibing sa Green Sea Turtle. Hinukay ang pinaglibingan ng pawikan. Base sa ginawang assessment ng PCSD, isa itong Green Sea Turtle. May bigat na 90 kilos, may haba na 60 centimeters at lapad na 50 centimeters. Ang naging tama nito sa liig gamit ang pana ang nakikitang dahilan ng pagkamatay nito. Yun nga lang, walang makapagturo kung sino ang pumana at pumatay sa pawikan. Yun yung nakakainis, no? Nakakalungkot pati. Dahil wala na makapagsabi kung sino yung gumawa sa walang kwentang bagay na ito. Dahil nagtanong din kami sa barangay and we were told na marami talaga rin kumakain daw, no? Ng pawikan sa area ng bakungan. At hindi lang nila ma-pinpoint kung sino sa mga tao roon or napadaan lang ba yon o taga roon mismo ang gumawa ng ganitong klaseng bagay. Oras na matukoy ang suspek, maaaring masampahan ito ng kasong administratibo at kriminal. Base kasi sa PCSD Resolution No. 15-521, ang mga Green Sea Turtle ay kasama na sa endangered species at protektado rin ito ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Well, meron itong administrative pati criminal liability. Pwede siyang makulong ng 5 hanggang 8 taon or depende sa appreciation ng judge na mag-hear ng case niya. Ang importante lamang dito is magkaroon tayo ng evidence, complete with witnesses, na talagang itong taong to, kung sino man to, ay siyang gumawa sa na nakapatay dito sa pawikan na ito. Plano ngayon ng PCSD na gumawa ng assessment sa barangay Bakungan ukol sa populasyon at habitat ng mga pawikan sa lugar na magsisilbi nilang database upang mabantayan at maprotektahan ang mga pawikan sa lugar. Kinakailangan din daw na muli nilang bisitahin ang barangay Bakungan upang ipaalala sa mga residente ang kahalagahan ng mga pawikan. Diana Lat, ABS-CBN News. Ikinalulungkot po ng DNR Mimaropa ang pagsira sa mga kagubatan sa rehiyon simula nang ipatupad ang community quarantine dahil sa COVID-19. Nagpapatrol, Diana La.
Nakapagpahinga ang mga karagatan sa Mimaropa simula nang ipatupad ang mga community quarantine sa Luzon noong Marso. Tigil muna kasi ang pagdagsa ng mga tao sa ilang tourist spots ng rehiyon. Pero sa kabila ng nakitang pagpahinga ng mga karagatan dahil sa pandemya, pagkasira naman ang naging epekto nito sa mga kagubatan. Kasi limited ang tao, hindi kami makadispatch ng personnel all the time. So ito yung pagkakataong sinasamantala ng mga timber poachers, yung mga illegal cutters. Mm-hmm. Yung mga nagpuputol ng puno, nagbibiyahe ng nag-ahakot ng puno from the mountain down to the lowland. Sinamantala nila yun eh, sinasamantala nila. So kunti ang tao. Halos araw-araw, kabi-kabila umano ang mga report na nakakarating sa rehiyon galing sa mga sentro tungkol sa mga pagpuputol ng mga puno. Sa Palawan, ilan sa mga inireport na pagkasira ng kagubatan ay ang pagkakaingin na nauwi sa forest fire noong Abril sa Barangay Magara sa Bayan ng Rojas. Pagkakaingin din ang nadiskubre ng mga otoridad sa kilometer 37 ng Zigzag Road sa sur ng Puerto Princesa. Nang isara sa turismo ang Puerto Princesa Underground River, ilang mga residente ang bumalik umano sa pagkakaingin at pagpuputol ng mga puno ayon sa pamunuan ng PPUR. At pati Bakawan sa Bukana, Barangay Iwahig sa Puerto Princesa ay kinalburin upang gawing tirahan ng mga informal settlers. Dahil dito, kinailangan umunong bumuo ng DENR ng Quick Response Team sa mga sentro na siyang agad pupunta sa mga mai-report na pagsira sa mga kagubatan. Nagbuo kami ng quick response team in every sentro. Mm-hmm. And with the help of local government protects or whatsoever available. Pinupuntahan namin at ina-apprehend yung mga dapat na mga violators. Nananawagan naman ang DENR na makipagtulungan ang mga concerned citizen at magbantay ang mga barangay upang agad masawata ang mga nag-iiligal at sumisira sa kagubatan. Diana Lat, ABS-CBN News. Sa Lunes ay sisimula na po ng Palawan Electric Cooperative ang kanilang mobile collection. Ito raw po ay bahagi pa rin ng pagsunod sa ipinatutupad na physical distancing. Nagpapatrol, Arlie Cabrestante. Ito, ayan o. Ito yung aking kwan. Kaya pinagtataka ko, bakit yung aking unpipil lumaki agad ng ito? Ano yung nag-reading kayo ulit? Marami ang mga consumer ng Paleco ang nagulat sa kanilang bill ng kuryente nitong buwan ng Mayo. Kaya marami rin ang pumupunta sa Palawan Electric Cooperative upang linawin at muling magpa-compute ng kanilang mga bill. Dahil sa dagsa ng tao, hindi na nasusunod ang physical distancing. Kaya nagdesisyon ng Paleco na magsagawa na lamang ng mobile collection. Sila ang pupunta sa bawat barangay. Kami na po mismo ang pupunta sa kanilang lugar para po sa tinatawag nating Task Force Mobile Collection. Ito po ay binubuo ng ating teller, tapos magmamanual receipt po tayo. Mayroon pong mag-aasikaso para po sa kanilang mga pagtatanong o bill inquiry or complaint. At ganyan din po kasabay nito mula po sa Member Services Department ang pagbibigay din po ng impormasyon kung paano po ang gagawin natin sakali po nag-fluctuate tayo, sakaling nag-brownout, ano po yung mga bagay-bagay na dapat pa nilang mabatid na sa mga pinakabagong polisiya ng ating kooperatiba. Magsisimula ito sa June 15 Lunes at tatagal ng June 18. Bawat araw ay may tatlong barangay na pupuntahan simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. June 15, yan po ay araw ng Lunes hanggang Webes. Kami po ay sa saturate, tatlo po kaming team. Kaya doon po sa ating mga kamay-ari sa naturang mga barangay, ihanda lamang po ninyo ang inyong statement of account at amin po kayong bibigyan ng pansin, ng tuon at ng atensyon para po sa inyong mga pagtatanong. Gayun din po syempre sa ang pagtanggap po namin ng inyong kabayaran sa inyong po mga naging buwanang obligasyon. Samantala, humihingi ng paumanhin ang Paleco dahil sa mga technical problem na naranasan na mag-imprenta ng statement of accounts. Maaaring may mga bill na mali ang computation na agad naman daw maaayos kapag nagbayad sila ng bill. Pero kung nakabayad na, ay makikredit naman daw ito sa susunod na bayarin. At sa bagay po na ito, pag sila po ay nag-print ay by batch, kung kaya po medyo nagkaroon po ng glitches
when it comes to system. So it's a matter of technical, kaya po ang aming pong paumanhin ay ipinapaabot po natin sa mga bawat apektuhan, pero rest assured na ang bawat sintabo po na inyong ibinayad ay reflected po sa inyong pong mga bill history, sa inyong pong mga account sa ating pong kooperatiba. Kung wala namang katanungan sa inyong mga bill, may mga kapartner silang payment centers at bangko kung saan mas mainam na dito na lamang magbayad para hindi na makipagsiksikan pa sa kanilang opisina. Ardica Restante, ABS-CBN News. May ilang lugar po ang nawala ng tubig kahapon sa Puerto Princesa. Nagpaliwanag naman ang Puerto Princesa City Water District sa naging dahilan. Nagpapatrol, Arlie Cabrestante. Nawala ng daloy ng tubig ang ilang mga lugar sa poblasyon area ng Puerto Princesa nitong Martes. Ayon sa Puerto Princesa City Water District, nagkaroon ng emergency maintenance activity sa kanilang Montible temporary source, kaya kinakailangang patayin ang linya mula rito. Natagalan ding masimula ng pagsasaayos dahil nagkaroon ng paglabo ng tubig. Merong ginagawa po doon sa pump. Mm-hmm. Sa pump po na ginagamit natin. Bali, dalawa po kasi yun. So, kailangan pong kailangang ayusin. Yung nandun po yun sa electromechanical facility po ng temporary source natin. Dagdag ng water district, hindi naman ito masyadong naramdaman sa poblasyon dahil may mga reservoir na nagsusupply ng tubig. Umikot din ang dalawang lorry tanker para mag-inject ng tubig sa mga apektadong lugar. Kasi meron po tayong mga reservoir na puno ang laman. So yung ginamit natin pang supply sa area, may mga ilan lang po talaga yung mga hindi naabot na supplyan ng reservoir, yung hindi po talaga nagkaroon ng tubig. Pero kaninang umaga, ilang consumer pa rin ang nakaranas ng kawalan ng tubig, paliwanag ng Water District. Alas 2 ng madaling araw natapos ang ginagawang maintenance sa Montible Source. May ilang lugar lang daw kagaya sa Sandiwa sa Barangay Tinigiban ang nawala ng supply ng tubig dahil nagkaproblema sa pumping station. Kaya maituturing lang daw ito na isolated case. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang water inject sa mga apektadong consumer. Kaya panawagan nila, kung may ibang lugar pa na walang tubig ay agad na ipagbigay alam sa kanila upang agad na maaksyunan. Dagdag ng Water District, sa ngayon ay hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon ng Campo Uno Dam, at dahil temporary pa lang ang paggamit sa Montible Source ay inaasahan na talaga ang mga biglaang maintenance activity hanggat hindi pa tuluyang natatapos ang proyekto. Ardi Cabrestante, ABS-CBN News. Magpapaulan po sa Palawan hanggang sa Biyernes ang Intertropical Convergence Zone, habang palalakasin naman ng low pressure area ang habagat oras na maging bagyo ito. Ulat panahon sa pagpapatrol ni Arlie Cabrestante. Makakaranas ng biglang mga pag-ulan ng Puerto Princesa at Palawan ngayong araw. Ayon sa PAGASA, dahil pa rin ito sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakakaapekto sa lalawigan. Aasahan daw ang ganitong panahon hanggang sa Biyernes. Apektado pa rin po tayo ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ po natin, na ito po yung nagbibigay ng mga pag-uulat po ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. At inaasahan nga natin na mayroon tayong mga kalat-kalat na pag-ulan na maaaring maranasan dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong araw na to. Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa loob ng bansa. Sa datos, huli itong namataan sa layong 75 kilometers, silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Kung hindi raw magbabago ang direksyon nito, mamayang gabi o bukas ay magiging ganap itong bagyo. So sa ngayon na po, inantabayanan po natin yung development nitong low pressure area na to na malaking posibilidad na maging bagyo po. Maaari pong maging bagyo to within mamayang gabi po o bukas po kung hindi po magbabago yung track niya. Pero kung magbabago po to, baka abutin pa po siya ng susunod na araw. Kung sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Butchoy at ikalawang bagyo sa taong 2020. Magiging hudyat na rin ito ng paglakas ng southwest monsoon o hanging habagat at posibleng pagdedeklara ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News.
Nagpa-arangkada na po ngayon ang Community Kitchen ng Puerto Princesa City Government. Layunin po nito na ikutin ang lahat ng barangay sa lungsod. Narito ang report. Matapos ang pamamahagi ng mga bigas at dressed chicken, may bago na namang inihahatid ngayon ang Puerto Princesa City Government sa bawat barangay. Ito ang Community Kitchen. Mainit at masarap na arroz caldo ang laman. Kasi may sumobra tayong konting bigas pa tsaka yung chicken ng first wave. Mm-mm. Kasi hindi na rin siya sasapat kung ipamimigay pa natin uli. Hindi talagang kukulangin, malaki yung kukulangin. Mm-mm. So nag-decide si Mayor Byron na sinabi niya maggawa na lang kayo ng community kitchen. Mag-isip kayo kung anong pwedeng luto dyan sa napirang bigas at saka sa manok. So arroz caldo ang na-come up namin na at the same time kumbaga madaling ano dahil tag-ulan na pati. So masarap kainin pag tag-ulan. Target ng Community Kitchen na mahatira ng mainit na arroz caldo ang lahat ng barangay. Sigurado raw na masarap ito lalo't ang pangunahing sangkap ay ang pagmamahal na ibinubuhos ng kanilang mga volunteer. Sa isang araw ay nakakapagluto sila ng nasa 2,000 bowls at ito ang kanilang ipinamimigay. Inihahatid din nila ito sa mga tahanan. Pero pakiusap nila na sundin ang physical distancing at huwag kalilimutang magsuot ng face mask. Rest assured naman po na ito ay malinis. Malinis po namin itong ginagawa unang-una. At yun lang po, halimbawa po, pupunta kayo sa community kitchen natin, pakiusap lang po na mag-face mask po tayo. Mm-hmm. At i-observe po natin yung social distancing. Though, linet ito naman hanggat maaari, hinahatid din namin sa mga bahay-bahay. Mm-hmm. Kasi mahirap pag nagkumpulan sila sa isang area. So, yun po, antayin niyo lang po kami sa inyong mga area. Ngayon po, kung halimbawang hindi namin kayo maabot, pwede niyo pong i-message yung City Mayor's Office na page kasi sumasagot po yan at sinifeedback po sa amin. Sinisiguro naman nila na walang pagdadamutan ng arroz caldo at lahat ay mabibigyan. At yan ang kabuuan ng mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy po kami maglilingkod, mga kapamilya. Ako po si Lynette de la Cruz at kami ang inyong mga patrol ng Pilipino. Hanggang bukas, matamang salamat at mayad nga po na Panawan.